Munta po ako dito ngayon para po ma-clear ang mga akusasyon po sa akin ng representative po ng magsasaka party list. Sa mga nagdaan po ng mga araw, lagi po naririnig ang pangalan ko, Honorable Chairman, no? At ang mga lahat po ng mga pile-ups of lies, fabricated stories, at saka personal na atake sa akin po ng congressman po ng magsasaka party list. Honorable Congress or their chairman, yung House of Representative po para sa akin ay bahay po ng katotohanan. Hindi po dapat ito ginagamit para sa pansariling kapakanan lamang. Kaya po gusto kong banggitin yung sinabi ni Honorable Marcoleta noong hearing noong mga 2 years ago. Ang sabi po niya, a lie to one is a lie to all. Falsus in uno is falsus in omnibus. So isa lang po ang kailangan kong mapatunayan na lahat po ng ibinintang sa akin ay pawang kasinungalingan. Ng congressman po ng magsasaka party list. Dear Chairman, sana po natanggap ninyo yung sulat ko. Honorable Congressman Marcoleta, sana po natanggap ninyo yung sulat ko. Ngayon po, sa lahat po ng akusasyon sa akin ng ni Congressman Kabatbat, dinideny ko po lahat ng mga ito. Ako po ay inosente. At ako po ay biktima ng harassment. Pinag-ikot-ikot po niya ang mga petsa ng mga pangyayari. Pilit niya akong dinudugtong na membro ako ng mafia. Pilit niyang dinudugtong na ang pag-imbestiga niya sa akin ay siya raw po ang nagpa-imbestiga sa akin noong 2015. Marami pa akong katibayan na siya po ay nagsisinungaling. At lahat po yan sinabmit ko na po sa inyo. At pilit po niyang tinatago ang katauhan ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kasangkapan. Kaya po, ngayon po, nagpapasalamat ako dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na makaharap ko for the first time si Congressman Kabatbat. Dahil po, alam ko wala akong ginawang kasalanan sa iyo, Congressman. Ginamit ka ng iyong kaibigan. Nakikita ko po, minumura mo ako. Pero yan ang totoo. So, Honorable Chairman Defensor, Honorable Marcoleta, sabi niyo nga po, a lie to one is a lie to all. Sana po nabasa ninyo yung sulat ko po sa inyo para po maintindihan ninyo yung panig ko. 2014 po, kagalang-galang na Defensor at Congressman Marcoleta at sa lahat po ng mga Congressman, hinaras na po ako ng kaibigan ni Congressman Kabatbat. Binantaan po niya ako na sisirain niya ang aking buhay dahil lamang po sa selos. Pinagkamalan po niya na ako daw po ay may relasyon sa asawa ng kanyang kaibigan. Kaya noong 2015 po, sunod-sunod na kaso po ang ipinail nila sa akin. Mga bogus po na complainant. Isang nagngangalang Dan Alas. Sunod po, si Congressman Kabatbat ang nag-file ng kaso sa akin sa PRC. Ang complainant niya po ay si Ryan Paragatos. Nung chinek po namin ito, lahat po sila magkakaklase. Magkakaibigan po silang lahat. Nung 2000, pinakamasakit po yun sa akin. Pinaghirapan ko po maging isang doktor na akusahan lamang po ako, kasuhan ng mga taong hindi ko kilala. Kaya po nung 2016 po, nakatanggap po ako ng extortion. Umihingi po yung kaibigan ni Congressman Abogado ng 10 million sa akin para po i-atras lang ang lahat ng kaso na ipinail nila sa akin. May apidabit po akong ipinadala sa inyo. Ngayon po, hindi nila ako tinantanan. Talagang sinira nilang aking buhay. Sinira nilang aking pamilya. Kaya noong 2015 po, hindi po totoo na si Congressman Kabatbat ang nag-file sa akin ng kaso sa PHIC Region 12. Pinapalabas lang po niya yan
Nakita po ninyo yung affidavit complaint? Ang complainant ko po ay yung kanyang kaibigan. Ang respondent po, ako, ang asawa ko, at ang aking father-in-law. Ang kaso po na yan ay sinasabi na ako daw po ay may isang recruiter, isa pong teacher. Subalit makikita po ninyo sa affidavit na isinabit namin sa inyo, pinabulaanan ng teacher na yan na nakita niya yung abogado, not even one sa kanyang buhay. Ngayon naman po, pinagbintangan nila ang grupo ng mga teacher ng Coronadal City National High School. Na-recruiter daw sila. Subalit po, nagbigay po sila ng statement na hindi po sila konektado. Hindi po sila gumagawa ng ganyan ng mga aktibidades. Ngayon po, dinamay niya po ang aking father-in-law, ang aking asawa, na recruiter daw. So, minamahal kong Congressman Marcoleta, sabi mo, falsus in uno, falsus in omnibus. Sabi ni Congressman Kabatbat, meron daw akong puting van, pero never niyang flinash. O ano yung itsura ng van na yan? Ano yung plate number ng van na yan? Kaya puro po kasi yung malingan yung sinasabi niya. Yung sabi naman po niya na merong wellness program si Dr. Mingita and Congressman Mike Defensor, sabi mo, peking pasyente, sir, nililito po kayo ni Congressman. Totoo po na may pasyenteng na-admit sa pagkakataong iyan. Yan po ang mother of all cases. Yung admission ng isang nagngangalang Cecilia Tadora po. Yung si Cecilia Tadora po ay nanay po ng driver ng kaibigan na abogado ni Congressman Kabatbat. Ngayon po, another kasinungalingan ni Congressman. Sabi niya na dismiss yung kaso dahil po galit lang daw ang complainant. Pero hindi po yan ang totoo. Ang kaso gumulong, nag-imbestiga sila. Ngayon po, yung na-admit po na pasyente, kung makikita po ninyo sa aking mga dokumento, pumunta sa clinic ko one day before, mataas ang BP, nahihilo, hindi makalakad na maayos. Ngayon po, nagpa-admit siya sa kanyang sariling kagustuhan. Contrary sa sinasabi ni Congressman Kabatbat, na pinaiki ko yung taong yan, na wellness yung taong yan. Hindi po, kung titignan po ninyo sa isinumiti kong dokumento sa inyo, umirma mismo si Kabat, si Saril Tadora na yung nanay niya ay physically incapacitated. Kaya po, isang kasinungalingan po yung sinasabi niya na illegal yung wellness program na ginawa ko kasi wala naman po akong ginawang wellness program. May totoong pasyente po na nagpa-admit. Ngayon naman po, para po maintindihan ninyong pong lahat, kapag ang isang pasyente po ay na-admit, umipirma po sila ng waiver at sinasabi po nila na sila ay magpapagamot. At kapag naman sila po ay lalabas, umipirma naman po sila ng waiver at nagsasabi na naintindihan nila ang kanilang mga sakit. Ngayon po, mahal na Congressman, umaakyat po yan. Mr. Chairman. Yes, Honorable Larry Mulya. In other words, Dr. Mingita is denying all the allegations against him. Yes, Your Honor. Then let's proceed with our other matters because I think it's taking too much of our time. Dr. Mingita, yung po mga binanggit nyo, no? Meron na po kayong mga kaso na pinaglalabanan sa iba't ibang mga forum, no? Kung saan-saan po mga jurisdiction, tama po ba? Opo, opo, mahal na Congressman. Opo. Ang sabi nyo po kanina, ang totoong namimeke na doktor ay kilala ninyo. Wala po akong sinabing ganun, Congressman. Hindi, ang sabi niyo po na yung kaibigan ng abogado o nanay ng abogado, siya talaga yung... Ano po, ganito po, Congressman. Ang ibig ko pong sabihin, mahal na Congressman. Po. Ang accusation kasi ni Congressman Kabatbat, yung wellness program ko daw ay illegal. Despite sinabi po ni Doktora Pamunag na wala silang nakitang wellness talaga. Ang sinabi niyo po kasi last time na nag-a-admit ng peking pasyente. Ngayon po, nilito po yan ni Atty. Kabatbat. Kasi po, totoo pong merong pasyenteng na-admit at that time yung kaso namin sa Region 12. Kaya na-dismiss po kasi hindi po totoo yung allegation nila na walang pasyente. Kaya
So wala po kayong nalalaman na merong mga ganyang ginagawa na ibang mga grupo at kayo pinagbibintangan? Wala po kayong nakikitang ganyan? Wala po, mahal po na chairman. So far po, sa practice ko po, wala po akong nakitang ganyan. Okay. Mr. Chairman? Before we proceed to the... Sorry. Before we proceed to the... To the question of the Honorable Kabatbat, we have not yet administered the oath. Let's say I will take the oath. We have not... Yes. Ms. Dr. Mengita? Yes po, Chairman. Nakapag-oath na po ba kayo nung last natin na pagkikita nung hearing? Opo, opo. Oh, go ahead, Honorable Limulya. Mr. Chairman, ang tanong ko lang kay Dr. Mengita, and which we can validate with PhilHealth, are you still accredited by PhilHealth up to now? Dr. Hindi Mengita? Na po, mahal na Congressman. Bakit hindi na kayo accredited? Ang nangyari po, ang totoo po niyan, kaya nalito po kayo last hearing, ang PhilHealth ko po, nag-expire po siya basically noong August 31, 2019. Ngayon po, August 27 po, sinubukan ko pong mag-renew dahil po advice po sa akin ng aking mga abogado na wala naman po akong kaso pa na napapatunayan nila na guilty ako. So nag-renew po ako. So balit, natanggap ko lamang po yung denial noong January 2020 na po. Ngayon, kaya question ko, Mr. Mengita. When was the last time na tumanggap kayo ng cheque mula sa PhilHealth? Kailan kayo huling binayaran ng PhilHealth para sa inyong mga reimbursements? Sa pagkakaalam ko po, mahal na Congressman, ang PhilHealth po kasi, yung pagbayad po nila, depende po. No? Minsan, after 1 year, yung iba po inaabot ng 2 years. Sa aking pagkakaalam po, wala po akong alam kung meron akong PF ngayon kasi hindi pa naman po ako tinatawagan ng hospital na meron akong cheque. Yun po yung katotohanan, mahal na Congressman. Mr. Chairman, can we ask PhilHealth kung meron silang record ng payment kay Dr. Mengita? Kay Dr. Mengita? The last payment given to Dr. Mengita? Alam niyo naman yan, Mr. Pargas, di ba? Kailan siya huling binayaran ng PhilHealth? Ano yung last payment sa kanya? The last 5 checks issued to Dr. Mengita. Mr. Chair, I will just have to check the records. I don't have it right now. Please have it ready after 15 minutes. We'd like to recognize Attorney Kabatbat now, Congressman Kabatbat, for his interpretation. Thank you, Mr. Chair. First of all, siguro I have to apologize to Dr. Mengita. Kasi kanina nung nagsasalita siya na wala daw siyang kasalanan sa akin, medyo napamura ako. Dahil alam na alam ko sa sarili ko yung kasalanan niya sa akin. Alam mo ba, Dr. Mengita, yung nasagasaan kong hitman, yun ang ambush sa akin, bago siya mamatay, tinanong ko kung sino nag-utos sa kanya. Alam mo ba kung sinong sinabi? Dr. Mengita. Sinungaling ko? Sasabihin mo sa akin na wala kang kasalanan. So this was a dying declaration in terms of what the law provides? Yes, may dying declaration, Mr. Okay. Chair. Okay, continue. Hindi ko lang nabanggit yun. Anyway, kukunin ko muna yung mga punto niya na sinasabi niya na una wala siyang white van, ikalawa, na-dismiss na raw yung kaso na isinampa sa kanya, yung dismiss ni Pamonag sa kani Attorney Lubaton. Tapos meron daw siya mga affidavit na yung mga witnesses ay yung mga... Ano nga ba yun, Dr. Mengita? Ano yung mga affidavits na pinagmamalaki mo? Hindi ko yung pinagmamalaki, Congressman Kabatbat. Hindi mo kasi sinasabi ang totoo. Address the chairman. Sorry po, I'm really sorry. Dr. Mengita, address the chair whenever you answer. Sorry po. Mr. Chairman, yung pong inallege nila na teacher daw po na recruiter ko, meron po siyang affidavit po na kasi po hindi po sinasabi ni Congressman Kabatbat sa inyo. Hindi naman po siya ang nag-file sa akin ng case sa PhilHealth sa Region 12, pero ang sabi niya siya daw nag-file. Ang nag-file talaga yung kaibigan niya.
So, nagsisinungaling po siya sa Kongreso. Ngayon po, yung teacher po na yon, nag-issue po ng affidavit, binigyan po ng copy si Congressman Mike Defensor, nang sabi ng teacher po, never pa ko pang na-meet yung attorney na yan sa buong buhay ko. Bakit niya idadamay ang pangalan ko? Okay. Yun talaga po nakasundat, okay. Mr. Chairman. You can start there. Yes, you can continue. Thank you, Mr. Chair. So, Dr. Mingguita, sinasabi mo na wala akong kinalaman sa pag-file ng kaso sa'yo. Kung hindi, ang sinasabi ko po, Mr. Chairman, yung katotohanan po na kiniklaim kasi po ni Congressman Kabatbat na siya ang nag-file para po mapalabas niya na kunyari iniimbestiga niya ako, pero hindi po siya nag-file sa akin ng kaso sa PhilHealth noong 2015 po. Sure are you, Mr. Chair, Dr. Mingguita? Yes. Nawala akong kinalaman sa pag-file sa'yo ng kaso. Eh sinasabi mo nga, kaibigan ko yung abogado nag-file sa'yo. Tapos sasabihin mo, wala akong kinalaman. So sino ngayon ang sinungaling sa atin? Ikaw kasi po ang nagsabi, Mr. Chairman, ako na ikaw ang nag-file. Opo, yun po yung nasa pinag-aralan ko po lahat ng sinabi ninyo. Sinabi nyo, ang unang word sentence po ninyo, ang modus ko nag-umpisa 2013, meron akong puting ban, at ikaw ay kinasuhan mo ako sa PhilHealth noong 2015. Yan po yung opening remarks ninyo, Mr. Chairman. Hearing is suspended. Hearing is resumed. The Congressman Kabatbat has the floor. Thank you, Mr. Chair. After all, anticipated naman natin kung ano yung mga depensa ni Dr. Mingguita. Yan, pinaliliwanag niya na hindi naman daw ako yung nag-file. Kilala ko lang. But anyway, I don't see the relationship yung nito sa PhilHealth scam niya. But anyway, I would like to make a presentation, Mr. Chair, para mapaliwanag natin kung totoo ba yung mga pinagsasabi ngayon ni Dr. Mingguita in denying all of the allegations against him? After all, Mr. Chair, itong mga ebidensya natin, hindi po ito galing sa akin. Galing din po sa kanya. Ito yung mga claims niya sa PhilHealth. Gawa niya to. Mr. Chair, if I may share the screen, please. Go ahead. Next slide. Pasok po muna tayo dito sa hydrocephalus niya. Sinasabi ng according to our study, merong 1,000 recorded cases ng hydrocephalus dito sa Pilipinas. At dun mismo sa PGH, sa Philippine General Hospital, nasa Manila, ang naitala nilang hydrocephalus ay 347 cases for 10 years. Pero Mr. Chair, dito sa claim ni Dr. Mingguita, 5 taon lang, 208 na. So imagine, Mr. Chair, napakalaki na Maynila, pero napakaliit ng Coronadal. Pero lumalabas na napakarami ng hydrocephalus doon sa lugar niya. Ang nakapagtaka, bakit hindi niya ito ni-report sa World Health Organization, sa DOH, at sa Philippine Neurological Association? Next slide. Ito po yung dami ng stroke patients ni Dr. Mark Dennis Mingguita for 5 years. Sa cerebral infarctions, 1,890. Sa intracerebral hemorrhage, 285. And other cerebrovascular diseases, 1,195. So sa 5 taon, ang stroke patients niya ay umaabot ng 3,370. Next slide. According to the Philippine Neurological Association na mga kaibigan ko ron, no? 70% ng stroke ay yung tinatawag na infarction. Ang infarction, yung bumabara lang yung ugat.
Pero yung hemorrhage, 30%, 293 patients. Sorry. 30% ng kaso ng stroke ay hemorrhage. So kung hatiin natin itong ano, itong 978 na prevalence rate sa Coronadal, lumalabas na ang infarction 685 lang at ang hemorrhage ay 293. Ulitin ko, anong kaibahan ng infarction sa hemorrhage? Ang infarction, bumabara lang yung ugat. Hemorrhage, dumudugo na talaga yung utak. Ngayon, base sa experience ng mga neurologists, Mr. Chair, 20% ng mga nai-stroke, hindi nakikita ng neurologist, hindi nakikita ng doktor. Doon lang sa bahay, tinatamaan. O kaya naman, may traditional medicine sila, so hindi na naidadala sa ospital. Then, 20% din ay hindi na nagre-require ng hospital admission. Next slide. So lumalabas, Mr. Chair, of the 3,130 stroke patients, yun lang dapat ang na-admit. Tingnan po ninyo, balik tayo sa ano sa slide kanina. Sorry. Yung prevalence rate sa Coronadal ay 978 patients. So ibig sabihin, sa isang taon, 978 lang ang na-stroke sa Coronadal. I-times mo yan ng limang taon. So dapat ang stroke doon sa Coronadal ay nasa 4,890 lang. Next slide. Doon sa nabanggit na dapat na na-stroke sa Coronadal, 3,130 lamang ang na-admit, supposedly. So, hindi naman lahat ng na-admit, Mr. Chair, ay nakikita ng neurologist. 40% dyan ang nag-a-attend ay internal medicine physicians. And 60% ang natututukan ng neurologist. So lumalabas, Mr. Chair, ang dapat na nakita ng neurologist sa Coronadal ay nasa 1,878 stroke patients lang. Meron, next slide, merong tatlong neurologist sa Coronadal, Mr. Chair. So lumalabas, yung claim ni Dr. Mengita na 3,370 stroke patients, lumalabas, nasa 1,000 lang dapat. At paghahatian pa nilang tatlo yan na neurologist sa Coronadal. And, mind you, Mr. Chair, ang Coronadal ay napakalapit sa General Santos City. Kapag may mga malalalang sakit, hindi mo idinadala sa Coronadal, dinadala mo pa nga yan sa General Santos City. Mababawasan pa dapat itong 1,000 na to. Pero lumalabas, 3,000 mahigit ang naging stroke patients ni Dr. Mark Dennis Mengita. Paano mo i-explain yan? Sasabihin mo, wala kang kasalanan. But anyway, let's tignan niyo po yung cost ng stroke. Yung hypertensive emergency ni report ni Dr. Mark Dennis Mengita, bumaba ang claim niya diyan ng minus 99.02%. Sa brain herniation, bumaba ang claim ni Dr. Mark Dennis Mengita ng 53.03%. At sa intracerebral hemorrhage, bumaba ng 72%. So parang mukhang bumababa ang claim ni Dr. Mark Dennis Mengita. Akala natin, okay yon. Pero tignan ninyo, next slide. Ang stroke infarction niya, tumaas ng 78.57%. Pero itong mga claims na to bumaba. Abay, bakit ganun? Unang-una, pagka ikaw ay na-stroke, ang leading cause ng stroke ay hypertensive emergency. So ibig sabihin, dapat tumaas din yon. Kasi yun ang nagli-lead ng ano, nagko-cause ng stroke eh. Tapos dapat tumaas din ang brain herniation. Kasi pag na-stroke ka, magkakaroon ka ng brain herniation. Yan ang common complication ng stroke. At bakit bumababa yung hemorrhage, yung intracerebral hemorrhage na claim ni Doc Mengita? Samantalang tumataas yung stroke infarction. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung dahilan kung bakit. Kapag ikaw ay nagki-claim sa PhilHealth at ang ikiklaim mo ay intracerebral hemorrhage, ibig sabihin dumudugo na yung utak. Aba, kailangan mo ng CT scan na makikita na dumudugo yung utak. Pero sa stroke infarction, hindi kailangan ng CT scan na makikita na may bara. Kasi for the first 24 hours, hindi mo makikita doon sa CT scan
na merong stroke infarction. So, meaning, mas madaling manloko kapag stroke infarction yung i-claim mo sa PhilHealth. So that explains, no, yung anomaly na bakit mahilig sila o mahilig si Dr. Mengita na mag-claim sa stroke infarction. Next slide. Doon naman tayo sa inflammatory disease of the nervous system. Tumaas po yan ng 8,400% sa claim ni Dr. Mark Dennis Mengita sa PhilHealth. Meron ngayon two types of inflammatory disease of the nervous system. Yung primary na napakabihira at yung secondary na medyo common. Ngayon yung primary, ano yan? Rare yan eh. It includes central nervous system, vasculitis, autoimmune disorder, and other very rare diseases. Yung secondary naman, nag-report si Dr. Mark Dennis Mengita dito sa table na kung saan siya nag-claim ng PhilHealth, no? Nag-report siya ng 45 viral infections of the central nervous system. So ibig sabihin, yung claim niya na tumaas ng 8,400% ay dun sa primary. Kasi nag-claim na siya sa secondary eh. So ito lang ang claim niya, yung primary inflammatory disease of the nervous system. So next slide. Mula pa panahon ng hapon, 8,400 lang ang reported cases ng multiple sclerosis. Ito yung primary na inflammatory disease of the nervous system. Ito yung pinaka-common sa very rare na primary inflammatory disease of the nervous system. 8,400 lang ang reported cases. Ilan ang ni-report ni Dr. Mark Dennis Mengita sa loob lang ng 5 taon? 531. Ibig sabihin, sobrang dami na ng very rare na ganyang sakit. Mr. Chairman. Mr. Chair, yes. I'd just like to interject. I'd like to ask PhilHealth. Meron ba kayong alarms pag ganitong statistically improbable things are happening? Do you have alarms set to all the to the claims department? Meron ba kayong, anong ginagawa nyo pag ganitong statistically improbable ang lumalabas na claim ng isang doktor o hospital? Dr. Pargas. Mr. Chair, the monitoring is generally being done at the regional level because they are the ones who evaluate and pay the claims. However, at the central office level, we do have at the national level, kaya po meron yung binabanggit kanina ni Secretary Duque, yung pong ating HEDAC or yung ating MIDAS report na kung saan meron po tayong committee na nagtitingin ng lahat ng mga patterns na yon, kung meron pong mga irregular patterns or trends. So yun po yung nagtitingin po sa atin sa committee. Dr. Pargas, if I may cut you, meron actually study kay Dr. Mengita submitted based on that fraud analysis. So you took note of this behavior sa statistics sa Coronadal? Yes, Mr. Chair, through that HEDAC report. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Kabat, but kindly wrap up. Yes, thank you, Mr. Chair. Malapit na. The minority field reader will be asking Dr. Mengita after your presentation. Yes, yes. Tapos Mr. Chair, sinasabi niya na wala daw siyang white van. No? Hindi, kasi nungalingan ko daw yon. Mr. Chair, can we show the next slide? Ayan yung puting van niyo. Hindi nga lang ang bukasan sa gilid. Pero ang classification yan ay L300 van. So puting van pa rin yan. Anyway, pinagmamalaki ni Dr. Mengita na na-dismiss daw yung kaso sa kanya. Nung nandito si Director Pamonag, siya na mismo nagsabi na bawal ang wellness program at nagkaroon siya ng information dissemination against the wellness program. Tapos sasabihin ni Dr. Mengita na walang masama sa wellness program. And pwede ko bang itanong, Mr. Chair, kay Dr. Mengita, na-dismiss na rin ba yung criminal case sa kanya na isinampan ni Dan Alas? Okay, before I make Dr. Mengita answer, I'd like to recognize the Honorable Minority Floor Leader, Congressman Benny Abante. Congressman Abante? Magandang umaga po, Chairman Mike. Magandang umaga po mga kasama ng mga congressman. Ilang tanong lang gusto ko itanong kay Dr. Mengita, no? Sapagkat, pero point of order, Chairman Mike, no? Allowed ba ang resource speaker na mag-accuse sa mga congressman sa any committee hearing?
allowed pa po siya na mag-accuse? Gusto ko lang po itanong. Technically, the Honorable Abante, hindi po pwedeng payagan yung ganoon dahil nga ano po tayo, no? Investigation in aid of legislation. That's right. And hindi po sila pwedeng mag-reply in that manner because that would be in contempt not only of the member of the committee but of the entire committee, Mr. Congressman Abante. I would like to request the committee to hold Dr. Mengita in contempt for verbally accusing one of our congressmen in this committee hearing, Mr. Chair. Thank you, Honorable Abante. Motion by the Honorable Abante to declare Dr. Mengita in contempt without discussing first what penalty. Are there any objections? There being none, motion is carried. You may continue, Honorable Minority Floor Leader, and maybe at a later time, you may want to suggest on the penalty that you would want to impose. Thank you, Honorable Abante. Dr. Mengita, binabanggit mo na wala kang kasalanan, no? So, ito lang po ang tanong ko. Palagay niyo po, meron pa talagang mafia sa PhilHealth? Honorable yes, Congressman, or lang. Yes or no? Para sa akin po, wala po. Walang mafia sa PhilHealth? As far sa level ko po, as a private doctor po. That's what I'm saying. Oh, sa tingin mo, walang mafia sa PhilHealth? Para sa akin po. Ibig sabihin, walang corruption na nangyayari sa PhilHealth? Meron pong corruption na nangyayari sa PhilHealth. Pero yung mafia po kasi, hindi ko po siya ma-explain kasi po ang intindi ko po ng mafia ay yung mga insider sa PhilHealth. So, kung ako po na private doctor, hindi ko po masabi na... Hindi naman po magkakaroon ng ganong corruption sa insider lang. Dapat meron niyang katulong sa labas. So, kung hindi kayo nahiwala na may mafia, naniniwala ba kayo na matindi ang corruption sa PhilHealth? Yes po, naniniwala po ako, mahal na congressman. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, pwede pa po akong explain ko po yan. Kung ano po yung... Meron ba kayong kilala na insider sa PhilHealth na alam yung corrupt? Wala po akong kilala so far po. How can you be able to accuse PhilHealth na massive ang corruption kung wala kang kilala? Kasi po yung ginawa po nila sa akin po, para sa akin po ay isang corruption yon. Yung ginawa po ng PhilHealth Central. Kung ginawa sa inyo yung corruption na yan, ibig sabihin, kilala nyo yung mga taong gumawa niya. Hindi po, kasi po nung ginawa po nila sa akin, dumating na lang po lahat na ito ay directives o subpoena po. Mr. Chair, tapos na po yung pagkatanong ko. Palagay ko, nagisinungaling lang itong si Dr. Mengita na hindi niya kilala kung sino yung mga corrupt yan, samantalang naniniwala siya na may corruption. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you so much, Minority Floor Leader Abante. Ngayon po, I will already stop the discussion on the Mengitang case kasi may mga na-file na rin naman po at na-present yun na yung inyong mga side. Bayanan natin na ang korte na ang mag-desisyon. Hindi pa po natin nadidesisyonan in particular sa ating komite kung ano yung magiging recommendation o report batay dito sa kaso ni Dr. Mengita. But with that, I'd like to give the Honorable Kabatbat the last word. Ano po yung inyong nag-contempt po si Congressman Abante? Ano ang inyong posisyon ukol po dito? Mr. Chair, first I would like to inhibit as far as the deliberation on the motion for citing him in contempt. At Mr. Chair, gusto ko i-recommend na warning lang muna siguro. After all, birthday naman ni Dr. Mark Dennis Mengita ngayon. Pagbigyan na natin, kahit na inakusahan ako ng sinungaling ako, pero lumalabas ebidensya, siya ang sinungaling. I-recommend ko na warning, Mr. Chair. Mr. Chair. Honorable Dan Fernandez, para lang magkaroon ng closure kasi nagkaroon na po ng mga diskusyon, pati yung girlfriend, hindi ko na ako naintindihan. But let's focus on ito pong pinag-uusapan natin na PhilHealth. Mr. Chair. So with that, Dr. Mengita, you are given a stern warning on this.
and we will move on to the next issue. Mr. Chairman, the Honorable Fernandez is recognized. Aside from the withdrawal ng ating pong contempt, Mr. Chairman, I move that we... Not withdrawal. Stern warning. Stern warning, Mr. Chairman. So, there's no more approval ng contempt. So, we are warning Mr. Dr. Mengita. Aside from that, Mr. Chairman, I move also that we delete those accusations that was done by Dr. Mengita, precisely because medyo offensive sa investigative power that this committee has, Mr. Chairman. So I move that we delete those accusations. With the indulgence of the Honorable Fernandez, kasi po yung hindi po natin minidraw yung contempt, it stays. But what we said is that we warned him, if we delete what he said, then there will be no basis for the contempt. In fact, yung pong contempt ng committee is already a rejection of his statement, Honorable Fernandez. With that explanation, Mr. Chairman, I withdraw my motion. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Barsaga. Well, medyo serious ang allegations ng ating kasamang si Congressman Kabatbat. And considering that PhilHealth is under investigation, I just request our colleague, Congressman Kabatbat, to file a position paper, sabihin niya lahat ang kanyang allegations together with the statistics and let it be forwarded to USEC Sugai so that we can help them with the data which we have in order to expedite their investigation regarding the case of Dr. Mengita. Salamat po, Honorable Barsaga.